Like a hell cut. Okay guys, paano mag-duplicate ng susi gamit ang machine? Ito lang ang uses ng machine guys. Saka kung paano i-duplicate yung susi. Ito. Sa machine, may switch siya. Switch. Ito yung dito ilalagay yung pattern, yung original key. Saka ito yung cutter natin. Guys, ito yung original na susi na i-duplicate natin. At ito naman yung duplicate, ay yung blanco. Dapat same na same yung groove niya, yung kanal niya. Sa kanal tayo magbe-base. Para sure na papasok yun sa... Ito kasi pang doorknob to eh. Ayan guys. Dito, ilalagay yung original key. Magiging pattern siya. Ito yung blanco. Then meron tayong guys, dapat yung stopper nya same dito. Ito yung measurement nya sa stopper to stopper. Stopper, dapat yung stopper nito ganun din sa kabila. Ayan. Stopper to stopper dapat. Ito yung magiging pattern. Yung gagayahin naman ito, kakat itong blade nito. Guys, yan si exact na yung ano niya, stopper niya. Then switch na natin yung switch on ng machine. Then ito na yung magmo-move para ikat ito. Ito yung pinaka ano natin para magmo-move. Bago ka bago mo ikat yung susi, dapat gamit ka muna ng safety goggles sa mata. Kasi baka tumatalas ka yung mata mo. Ngayon, i-fix on na natin. Ngayon, ito lang ang paghahawak. Fix on. Ito yung pag-move niya. Mauuna ka sa stopper, pababa. Ito. Ito yung pang-move niya para makat lahat yun. Stopper muna. Ngayon, una yung pinaka-pattern. Cut. Ganun lang. Ayan, tapos na siya nakat guys. Ngayon, nilihain natin yung na-duplicate para matanggal yung matatalas na pattern. Hiki lang gagamitin mo. Ayan guys, saktong-sakto na siya. Ngayon lang kadali. Huwag kakalimutan gumamit ng safety goggles kasi delikado sa mata yan. Saka sa ibang susi, madalas, lalo sa pang-motor, balik ta rin, gumagamit na tayo ng caliper. Masasap kasi yung caliper, kaya rin pa rin sa inyo. Ngayon lang kadali guys. Subscribe na lang po. Thank you.